Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po yung reading natin para sa mga Scorpio. This is for February 2021 love reading. Paalala lang, hindi to para sa lahat ha. So kunin mo lang yung mga messages na para sa'yo. And also, if you're a cross watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Scorpio. So bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Meron po tayong 2 more channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV. Feel free to check it out. Yung details po, nandyan po sa description box. Feel free to check it out po, guys. Lalo na yung Madam PTV kasi may Scorpio reading tayo doon. And ang ginagawa natin reading doon ay funny, comedy style kind of reading. Kaya ma-appreciate ko po kung isusubscribe nyo rin po tayo doon. And iche-check yung bagong upload nating video para sa Scorpio doon. So let's start. We have your King of Pentacles and Four of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn energy. You might be dealing with those signs pero okay lang kahit hindi. For what I can see here, you might be dealing with someone na magaling pagdating sa pag-a-advise. Pwedeng may kinalaman sa business, pera, negosyo, whatever, ganyan. I feel like this person is someone na magaling pagdating sa pag-handle ng kanyang finances. Nagkakaroon man ng problema, pero, nakukuha ko sa kanya yung stability eh. Na kaya niyang gawa ng paraan, kumbaga, kung mawawalan siya, madali para sa kanya na magkaroon ulit ng finances kasi siya yung tipo ng tao na magaling maglaro pagdating sa pera. Kumbaga kaya niya, maaaring masyado siyang kind of person na madiskarte, magaling mag-handle ng pera, magaling sa business. That's why etong person ito nadadala niya, nakukuha niya 'yon. For what I can see here, there's a lot of hidden emotion etong person na ito. Ang dami niya tinatago. Okay? Maaring you have already known this person, kumbaga pagdating sa communication, pwedeng may communication kayo noon and alam mo kung paano talaga siya as a person and hindi siya ganitong klase ng tao. Kaya lang ngayon ang daming pagbabago, meron siya mga tinatago, meron siya mga hindi sinasabi. Okay? So marami siyang itinatago dito. I feel like there's a deep emotion na talagang hindi sinasabi sa iyo ngayon. We have your 8 of Pentacles, so might be concentrated siya ngayon sa growth niya, sa finances. Pero I feel like this person is not happy. Hindi siya masaya. Hindi siya masaya at all. Lalo na yung mga tinatago niya dito is an emotion na maaaring naiipon. Naiipon na. Pero medyo nagpipireso yung nakukuha ko eh. So maaaring nagka-crush ngayon yung heart niya. Hindi siya masaya, hindi siya okay. Okay? And on your side, we have your 5 of Wands, the Empress. Might be dealing with that Aries, Leo, Sag energy. For what I can see here, may inner conflict din sa'yo. Maaaring nilalabanan mo ngayon ang sarili mo. May hindi pagkakasundo either sa'yo, sa inyong dalawa, or sa sarili mo. May competitive energy dito nakukuha tayo. Pero with the Empress, it feels like you don't care. Wala kang pakialam. Basta you're looking forward dito sa mga bagay na ginagawa mo. I see a lot of offers. We have your Page of Cups. And this is an offer na coming your way. So mas concentrated ka dito. And it feels like with the Sword and Rose, inaalis mo itong person na ito because you want clarity, you want truth. So, kung maaaring hindi siya naging totoo para sa'yo, eh, inaalis mo na siya. Kasi gusto mo yung magiging seryoso, magiging totoo, yung hindi magsisinungaling. Okay? So, maaaring may pagtatanggal na ginagawa dito. And there's a lot of revelation. Okay? We have here the Butterfly and Self-Indulgence. Actually, kahit hindi ikaw eh, kahit yung person mo concentrated sa sarili nyo, kayo pareho kayo, ikaw concentrated ka sa growth mo, sa inner development mo kasi maaaring learning to be mature ka, and yung person mo naman is like having this self appreciation, lahat ng ginagawa niya ngayon, maybe doing a lot of project, so very concentrated, especially with regards to money ha. Pero part of this person is still namimiss kanya, gusto niya ng moment sa inyong dalawa together, pagkikita ganyan, pero I feel like pinipigilan, o hindi naman, hindi ko nakukuha sa energy mo yung, hindi ko nakukuha sa person mo yung energy na pinipigilan. I'm sorry if nagwiwiggle yung camera, nagagalaw yung ating
camera. So, ayun nga. Hindi ko nakukuha sa energy niya na pinipigilan siya. Pero I feel like meron siyang itinatago. Okay? Or maaaring hindi siya ganun ka-expressive. We have here 7 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, and the Sun. Okay, this person would like to open up. Gusto niya mag-open up. Gusto niya sabihin sa'yo yung totoo. There's a lot of positivity here, a lot of happiness, pero lahat siya nakatago. Maaring masaya siya sa'yo, sa commitment niyo, pagsasama niyo, pag-uusap niyo, communication niyo. Pero hindi niya sinasabi yon. Maaring makikita mo sa kanya na parang straight face lang siya or poker face. Hindi mo makikita na parang interesado siya or what. Pero deep inside, nandun yung emotion. Gustong-gusto ko nitong person na ito. Okay, ang dami niyang gustong sabihin sa'yo. Pero, you know, I feel like with the 7 of Swords, this person is being patient. Naghihintay lang siya. I mean, hindi naman naghihintay. Pero, hinahabaan niya yung pasensya niya. Kasi gusto niya, kung mag-a-approach siya sa'yo, different approach, ibang klaseng approach. Okay? Or maaaring, siya yung naghihintay ng approach mo. Kasi hindi ko nakikita sa kanya ngayon na ready siyang mag-approach sa'yo. Maaaring kung mag-approach mo siya, ibang klaseng approach, hindi katulad nung the way na paano kayo nag-usap or nagkakilala before, ibang approach yung ngayon. So, yun yung nagiging problema kasi medyo magulo yung person mo pagdating sa kanyang pag-iisip niya. Magulo pa yung isip niya sa ngayon. Kaya hindi siya makalapit dito. And we have here 7 of Swords, Queen of Cups, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces energy. I feel like with the 7 of Swords, I mean pareho kayo, we have 7 of Swords. This is your person side. And then ito naman yung side mo. Pareho kayong 7 of Swords dito. Okay? So, kung siya hinahabaan niya yung pasensya niya, ikaw rin ganun. So, parang ang nangyayari ngayon, pataasan kayo ng ego kung sino yung unang mag-approach, edi siya. Okay? I feel like there's a lot of love, pero both of you are not ready. Ang laki, or ang laki ng paghanga, pero both of you are not ready. I see immaturity, a lot of distraction, para ma-avoid itong conversation niya, para ma-avoid ito, ang daming distraction na nagpapakita dito. That's why medyo complicated ang situation. And we have here Queen of Cups. For what I can see here, I feel like may tiwala ka naman dito sa person na ito eh. Okay? Pero I feel like you are listening to the advice. I don't know. Maybe may mga friend ka na nagbibigay sa'yo ng advice towards this. And sinusunod mo yun. That's why nagkakaroon ng pag-iwas. But hindi naman ako nakakita ng pag-iwas. Pero nakikita kong hindi ka lang nag-a-approach dito sa person na ito. Ganon din siya sa'yo. Kasi may mga nakatagong emotion dito. And we have here the chaser, kisses, unconditional love, falling in love. There's a lot of love here. Pero, with the chaser, I don't know, it feels like sala eh. Kumbaga, hindi kayo magkaintindihan. May mga hint ka na pinapakita sa kanya kung ano yung mga dapat niyang gawin. Ganon din siya sa'yo. May mga pinapakita rin siyang hint na ipinapakita sa'yo pero hindi mo yun nakikita. Mas nagko-concentrate ka dun sa words niya. Ganon din siya sa'yo. Mas nagko-concentrate siya sa words mo. Pero deep inside, yung mga words mo may laman. May gusto kang ipahatid. May gusto kang sabihin. Pero hindi nyo nakikita yun sa isa't isa. Okay? For example, nag-explain ka, ganito, ganyan, kung ano yung side mo. But you feel like sinasabi mo yon para gusto mo siyang magbigay sa'yo ng approach na hindi mo naman ina-expect.
Pero yun yung, I don't know how to explain this. Maaring iba yung expectation mo sa ginagawa niya and ganun din siya sa'yo. Kasi mali yung pagkakaunawa niya sa'yo, mali rin ang pagkakaunawa mo sa kanya. So maaring may hindi pagkakaunawaan dito. I don't know if you get me. I hope nagigets mo ko kasi medyo magulo yung reading. For some of you, hindi magets yon. Sinabi kong yon. Then maybe this is not the right reading for you. So check yung other videos natin. We have here the Star, 7 of Cups. You might be dealing with an Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces energy. I feel like you are this person's wish fulfillment sa ngayon, ha? Ikaw yung hinihiling niya, ikaw yung gusto niya. Kaya lang, kailangan niya na muna ng time para sa sarili niya. There's a lot of fantasizing here. Iniisip niya talaga kung ano yung gusto niyang mangyari. Parang time for yourself, parang time alone, ganun. Kailangan niya ng time muna sa sarili niya. And with the Star, it is because there's a lot of pain dito. May mga grieving moment ako nakukuha dito. Habang iniisip ka nitong person na ito, may mga times na tumutulo na lang yung luha niya. And we have here, King of Pentacles and Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. I don't feel like you're being expressive. Hindi ka kasi ganun ka-expressive. That's why nagkakaroon ng pag-iisip itong person mo na talagang wala naman siyang dapat hintayin sa'yo because hindi mo naman para i-express yung nararamdaman mo. I don't feel like you would express yourself here. Although tinitignan mo siya, may pagtingin, may pagsabihin na natin, we have your healing heart and I like you. So both of you like each other. Kaya lang you are having this healing heart dito. So ini-improve mo yung sarili mo, concentrate ka sa improvement mo. Ganon din siya. And maaaring dumaan kayo sa heartbreak, sa heart pain. And ngayon, inaayos nyo ito. Nagpapagaling kayo. Parang ganyan. Sa mga bagay na nangyari sa inyo. But still, you are watching this person with the King of Pentacles, Six of Pentacles. I see you watching this person. Tinitignan mo siya from a distance or pwedeng yung pictures niya sa social media. Looking so healthy. I feel like your person is looking so healthy. Maaaring may mga improvement ka nakikita sa kanya na mas lalo nakakapagpaganda sa kanya. For some of you. But you know, naghihintayan kayo eh. Kasi sinong gagawa ng movement eh. So, ayun. So, that's it for now. Scorpio, thank you for watching. I hope naka-resonate kayo guys. I love you all. Thank you for watching again. Meron tayong 2 channel. Unicorn Princess Tarot. Yung Madam PTV. Ayan, may Scorpio reading tayo dyan. Kung gusto mo ng medyo nakakatuwa naman at hindi puro seryosong reading, feel free to check it out. Nandyan po sa description box ang details para dyan. So, that's it for now, Scorpio. Thank you again and bye-bye.